Ngayon nga po sa mainit ang panahon, napakarami po sa mga pagkain natin ang talagang napakabilis mapanis. Ano? Kaya naman, ito pong nangyari sa lawag sa Ilocos Norte, Kamakailan, kung saan 20 tao po ang sumama ang pakiramdam dahil sa pagkain ng talaba na panis na pala, talagang nakaalarma po sa lahat. Kaya naman, payo po ng mga otoridad, para po tayo makatiyak na sa Riwa Palate, parati po ang ating mga shellfish, kailangan talagang pakinggan po natin ang ilang tips na ito na ibibigay naman sa atin ni Love Anuvena. Kasama ngayon, ang isang aquaculturist mula naman sa BFAR. Love? Honey, tama ka, no? Medyo nakakalungkot yung nangyari dyan sa Ilocos Norte. Pero yung ating mga kapuso ngayon na nagbabalak na at medyo kinakabahan kung sila ba yung magiging safe sa pagbili nila ng mga talaba at mga tahong. Nandito tayo ngayon sa Bulungan Fish Market sa May Paranaque para nga po alamin kung ano yung tamang pagbili nito mga nasabing seafoods na ito. At makakasama natin ngayong umaga si Mr. Mark Romero, isa pong aquaculturist mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Good morning, sir. Ito unang-una kong pong tanong. Paano po natin malalaman na yung bibilhin po nating tahong at talaba at iba pang mga seafoods talagang safe at sariwa po at hindi magkakaroon ng problema pag kinonsyum ng ating mga mamimili? Una sa lahat, magandang umaga. Yes, Slav, good morning, sir. Una sa lahat, kung bibili tayo ng talaba or tahong, mas maganda kung alam natin yung talagang hindi mo makikilala yung amoy na bilasa. Actually, yun nga yung sinasabi ko kanina kasi ako, namamalengke din ako, no, sir. No? Yun nga, parang iba yung lansa sa meron kang naamoy na kakaiba, no? Na medyo parang may pagkabulok. Yun po yung, kaya nga maganda pa rin po yung talagang inaamoy natin yung ating mga binibili. Okay, sir, yung pag-prepare po nito, ano ang gagawin? Paano po ang tamang paproseso para po maganda yung pagkaluto or kaya yung preparation na gagawin bago kainin ng ating mga kapuso? Actually, mas maganda kung syempre, para kung nabili mo siya ng sariwa, huwag mo na siyang patagalin. Kailangang iluto mo na. Okay. Iluto mo na. Huwag mo na siya ilagay sa freezer, huwag mo nang pahapunin. Oo, lalo yung mga ganito. Kasi kapag tumagal yan, madaling masira ito eh. Okay. So, lalo pag bumuka na siya. Correct. Yun nga yung sinasabi namin pagdating mo naman po sa tahong, ano, mayroon tayong nakikitang tahong dito. May sinasabi kayo, sir, na pag nakabukas na yung tahong, hindi na dapat i-consume yun. Tama po ba? Kasi isang sign na siya na posible na exposed na sa hindi magandang condition. Mm-hmm. Kaya siya bumubuka ng ganon. Mm-hmm. Oh. So better wag na isama sa pagluto. Sa pagluto ninyo. Okay, itong mga pagkain na to, kagaya ng seafood na to, paano yung gaano katagal po? Halimbawa, na naluto na po natin, kailangan ba kainin agad or pwede rin pang medyo bigyan pa ng panahon or wag na, kailangan pag naluto, consume na agad? Paano, sir? Mas maganda kung makonsume na kaagad pag kaluto or kung hindi naman, syempre, kung luto na siya, pwede mo siyang yung usual na freezer or sa ref. Okay. Pero syempre, kapag galing sa ref, titignan mo pa rin kung siya ba'y napanis o hindi. Okay, maraming salamat, Sir Mark. Ayan mga kapuso, nabigyan po kayo ng mga tips kung paano pong kayo'y makakaiwas dun po sa kagaya ng nangyari sa mga residente po ng Ilocos Norte. Kailangan alam po natin bago tayo bumili, amoy-amoy natin yung ating mga binibili para malaman talaga natin na sariwa po yung ating mga bibilhin. At yan muna ang update namin mula dito sa Paranaque. Kaya balik sa'yo, Connie. Maraming salamat sa'yo, Love Anuvera.